Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. We are now doon sa ating pang-ilang Sunday na to, pang-pangatlo. So, ang bilis lang ng panahon. We are already past halfway na ng ating buwan ito. And we are finding na, yun nga, ang bilis nga lang talaga dumaan ng lumipas ng panahon. And as we go on, again, we are reminding everyone na by next Sunday, we are going to celebrate na po yung ating 27th anniversary. But in light of our current situation, and we have mentioned this on several occasions na, pati sa ating Facebook, that we will be having it online. Magiging sinabi po natin is magkakaroon po tayo ng mixed setup. There will be a program before at saka after ng ating stream. We will retain yung ating pong stream dito sa Facebook for us to be able to at least, kahit pa paano yung ma-retain lang natin doon is yung mga aspects that we can delegate doon sa pagkakataong yun. But at the same time, na tayo nga po yung magkaroon ng gathering bago at saka pagkatapos noon, maiksi lang po actually. We're planning just for at least 1 hour before and after. Na magkaroon lang tayo ng magkaroon lang po tayo ng pagtitipon kahit nga po in a limited scale. Kasi even if we gather sa church mismo, hindi rin naman lahat ay ma-accommodate natin ma-join in, especially considering that there is a substantial number of people na 60 and above, tsaka definitely 20 tsaka below. So mga kabataan, ating mga young ones at heart, hindi makakapag-join in. So, ganun din. We would need to put it online. And even if tayo ngayon nandoon mismo sa lugar, limited din ang ating capability para makapagkilos. Hindi rin naman tayo makakapag-yakapan. Hindi pa tayo pwede na mag-buhos ng ano sa pagpuri. Kasi nga, kumbaga, parang limited tayo dun sa maskara at with all that. So, in light of this, yun nga po, muli, we are inviting you and reminding po ang lahat na let's be ready, let's prepare. Dito po sa dating po natin pong linggo, next week, for us to be able to at least continue to celebrate God's faithfulness and understanding that God is bigger than even dito sa situation natin. And yet, as we recognize the realities that we're going through, we know that there are means for us na makapagtipon pa din. So, in no sense are we saying that parang this is going out of an abundance of... actually, this is coming from an abundance of weakness. We are acknowledging that we are frail. We are acknowledging na tayo nga po ay facing an enemy, kumbaga, na hindi natin nakikita. But nevertheless, in the wisdom that God has given us, narito nga tayo, the fact that we are able to do this over the past 6 months, the fact that we repeatedly hear naman din na tayo nga po ay nagkakaroon din naman ng response in here, and I hope that is the same with everyone. May that be so as we carry on, even dito sa ating magiging anniversary. And further on, if we would further explain, and we would perhaps mas lalo pa natin dito sanang manamnam kung anong ibig sabihin ba ng isang local church, kumbaga. So, with that having said, let us prepare our hearts for this morning. We have repeatedly also posted on Facebook na narito na nga po tayo, matapos na sa ating topic on the Book of Revelation. And this is something na kung saan napakainam na ating namnamin itong huling chapters na to. And in a recent post, kumbaga parang this is a comparison of itong last two chapters, we can easily and verily compare this with the ones doon sa Genesis 1 and 2. And essentially what we are seeing here is a transition from creation to new creation. Now in here, in the final sense and in the greater sense than it is in Genesis 1 and 2, God is truly with us. So, yung premise na yon, as we carry on, let's not miss that. Mamaya sa preaching ni Pastor Mon, mas lalo po natin siya, I hope, na manamnam as we go through dito sa chapter na ito. And all the more as we culminate this as we go on in the next, in the succeeding one. So yun po.
Before we continue, tayo po ay magpatuloy sa ating pong scripture reading. So, since ngayong umaga, we'll be essentially talking about heaven. One of the depictions na ginamit doon is in terms of a city, which is New Jerusalem. And let's open our Bibles for this morning. And in that context, tignan natin siya in Psalm 122. Muli po. Kung meron po kayo ng mga physical copies, by all means, mas maigi na ganun ang ating gamitin so that we will be able to make the most ng ating pong pagtitipon. And mamaya, all the more, i-ready na natin ating mga Bibles for the Word in itself. So, this is actually a song of ascent. So, kumbaga parang isang kanta na inaawit nila habang paakyat sila papunta sa Jerusalem. But, imagine this in the context as well of the New Jerusalem. So, ganun ang gusto po nating makuha dito. So, let's read through the entire chapter. Napakiksi lang naman nito. Just a couple verses. So, let me read for you, starting verse 1 from the SV. I was glad when they said to me, "Let us go to the house of the Lord." Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Jerusalem, built as a city that is bound firmly together, to which the tribes go up, the tribes of the Lord, as was decreed for Israel, to give thanks to the name of the Lord. Verse 5, there thrones for judgment were set, the thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you. Peace be within your walls and security within your towers. For my brothers and companions' sake, I say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. So let's all together pray. Our God, nagpapasalamat kami sa umagang ito that you have allowed us ulit again na makapag-gather. Bagamat Panginoon, that remains in the sense that we have right now, na hindi po kami nagkakakita-kita. They can, kumbaga in the limited scale of fellowship, in the difficulties we continue to face. But like what we always said, even though our circumstances change, you don't. You are the same God. You are the same Father that we have in heaven. The same Father whose name we lift up. The same Father from whom we continue to ask for our daily bread. And the only one who can forgive us of our trespasses. The only one who can lead us. So, magang ito, Panginoon, we continue to entrust sa inyo ang lahat ng bagay sa aming buhay. Right now, ang aming pong atensyon, ang aming Panginoon mga puso, ang aming desires, yung mga bumabagabag sa amin as we go along, Panginoon, sa umagang ito. We might be tuning in with troubled hearts. We might be tuning in with a lot of uncertainties, Panginoon, in our minds. But it is exactly, Panginoon, in the premise that you are our God, kung kaya kami patuloy na lumalapit. At ngayon, Panginoon, sa magang ito, we ask that you continue to guide us sa aming, Panginoon, na pagpupuri, sa aming pong mga tahatahanan, sa aming pagkikinig sa inyong salita. May in all these things, as we meditate, as we look into your word, as we honor you, Panginoon, sa lahat ng aming kilos, nawa nga po, samahan niyo ninyo kami and allow us to do this as we carry on. Ito, Panginoon, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So let us ready our hearts as we transition po sa ating pong praise and worship.
Hello. Magandang umaga po li, pumuli sa inyong lahat, ang mga kapatid na nakikinig sa online service ng GICC. Ako po ay nalulugod, nagagalak sapagkat ako muli ay makakapagsalita in behalf of GICC. Truly, ang Diyos ay mabuti. At nais kong batiin ang mga kapatid na kumusta? Kumusta? Esta usted? Hallelujah. So, sa nakaraan nating pag-aaral, katatapos lang po natin ang chapter 21 ng Revelation. At doon nakita natin ang paghahari ng Panginoon Jesucristo ng 1,000 taon na kung tawagin ay millennial reign of Christ. Truly na darating ang Panginoon upang maghari para patunayan na siya ang rightful king ng mundong ito. Kaya ninais niya na ipakita sa buong mundo o hindi pa dumarating ay pinapaalam na sa atin na ang paghahari niya ay ito yung hinihintay nating daigdig. Ito yung sinasabi ng mga tao na dream world o utopia. Yes, ito na yung dito natin mararanasan ang totoong peace, totoong joy, totoong abundant life. Kasi yan yung ipinangako ng Panginoon, di ba? Unang pagparito ng ating Panginoon, ang sabi niya, I came that they might have life and might have it more abundantly. At doon, natunghayan na pala natin sa pangaral last Sunday ni Pastor Bong na sa buong millennial reign of Christ ay walang evil. Kaya walang maidadahilan ang tao na kaya sila ay naging masama ay because of the devil. Dito, wala na si Satan. Nahuli na, nilagay sa bottomless pit. At totoong tunay na kapayapaan ang mararanasan. Kaya lang mga kapatid, sa kadahilanan na ang mga papasok, kasama sa papasok sa millennial reign ay yung mga nanasa natural body, meaning they can still have babies. Okay? Magpo-produce ng bagong henerasyon. So, ang bagong henerasyon ito ay siyempre, nanganganak at manganganak. Pero ang maganda rito, mahaba ang taon na ilalagi niya. Umabot siya ng 100 years at namatay siya, ibig sabihin makasalanan siya. Pero kung lumagpas siya ng 100 years, wow! Grandeur. Talagang masasabing siya ay sa Panginoon. Okay? So, unfortunately, after the millennial reign of Christ, because of this generation, kasi magkakaroon din repopulate ulit, dadami ulit ng mga tao. At sa kabila ng karanasan na kanilang nararanasan, na yung joy, peace, and prosperity, dahil sa ang puso ng tao ay evil, nagkakaroon pa rin ng mga pagre-rebelde. Okay? Kaya nung after the millennial reign of Christ, si Satan ay pakakawalan. At itong si Satan, pag napakawalan, hinahayaan ng Panginoon na dayain niya ang mga taong nabubuhay sa huling millennial. Okay, pag nangyari yon, sasama sila kay Satan para magrebelde sa Panginoon. At ito masasabi ko, sa ating pag-aaral, wala pang nanalo sa Panginoon. Kaya nga sa pagdating na tinatawag na, hindi po yun Battle of Armageddon. Kundi ito ay the last battle, which is the battle of Gog and Magog, Ezekiel 38. Okay? So, doon, hallelujah, doon,
hindi nila matatalo ang Panginoon dahil sabihin lang nila na, sabihin lang ng Panginoon, mamamatay kayo, mamamatay sila. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan niya. Amen? So after that, what will happen? The great white throne judgment. That great white throne judgment, ang lahat ng mga hindi nakasama sa first resurrection ay bubuhayin. Kaya nga matindi po to. Dahil ang second resurrection is not papunta sa eternity or eternal life. Kundi ito ay para sa judgment. Hindi katulad ng first resurrection. Ang first resurrection, we will be judged as a Christian. We will be judged according to our works that we did for the Lord Jesus Christ. So, Jesus Christ will reward us for what we did for His ministry. But in the second resurrection, mga kapatid, this is severe. Talagang matindi sapagkat bubuhayin ka para ikaw ay hatulan. Ayon din sa iyong ginawa, laban sa Panginoon. Kaya nga yung five books na binanggit ni Pastor Bong ay doon pagbabase ang judgment, ang level of punishment sa lahat ng taong bubuhayin sa second resurrection. Okay? So, ano yung mga bubuksan na aklat? Of course, the Book of Life, number one. Kapag ang pangalan mo ay wala sa Book of Life, manginig ka na. Yung mga nabuhay na magmuli, sa panahon na yon, wala nang pag-asa. Kundi tatanggapin na lang niya ang kanyang kahatulan. So, bubuksan ang aklat ng conscience, aklat ng works, and so on and so forth. Nabanggit na ni Pastor Bong yun. Book of words, yung mga sinabi mo na masasama. Kaya matindi po. Kaya yung great white throne judgment is for the unbelievers. Is for the goat. Naalala niyo yung parables ng Panginoon tungkol sa sheep and goats sa Matthew 25. Yan yun. At ang lahat ng mga hindi nasumpungan sa aklat ng Kordero or the Book of the Lamb will be cast into the lake of fire. And what will happen? Andito na po tayo. Ready na po ba kayo, mga kapatid? Handa na po ba kayo sa pakikinig ng Revelation chapter 21? Ito po, hinahanda ko na po. Praise the Lord. Okay. Ang title po ng ating pag-uusapan ay A New Heaven or The New Heaven and The New Earth and The New Jerusalem. Sige po. Samahan niyo po ako sa Revelation chapter 21. Okay? Praise the Lord. Bilang panimula, itong Revelation chapter 21. Okay? This is the final phase of God's plan of redemption. Wherein the destiny of all the redeemed. Okay? The destiny of the redeemed. Dito sa Revelation 21, nakita ni John ang katuparan ng pangako ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Dapat ma-excite po tayo. Sinulat to in Juan. I believe na when John, Apostle John wrote this book, he was so excited. Kasi gusto rin na niya ang alaman ng mga Kristiyano sa lahat ng henerasyon ay malaman na ito. At sa ating pag-aaral patungkol sa bagong langit, bagong lupa at bagong Jerusalem, matutunghayan po natin ang magagandang mangyayari sa future. Yes, ito yung future na ipinangako ng Panginoon sa kanyang bayan. Oo.
na nakasaad sa Jeremiah chapter 21 verse 11. Actually, sa Israel niya sinabi to nung gagawin pa lang niyang sa kanyang bayang Israel ito ipinangako. Ano ba sabi sa Jeremiah 29:11? I know the plans that I have for you, the plans to give you hope and a future. Hindi ko na binuo yun. Yung summary lang yun. Okay? Ito yung future na hinihintay natin. Actually, as a nation is of Israel, ito yung bayan na kanyang pinangako sa Israel na sila ibabalik. Pero there is a new world that awaits for us. Kaya, ready ka na ba? Okay. Buksan natin ang ating aklat sa Revelation chapter 21. Isan po na muna natin sa verse 1 hanggang 3. Ang mabuting balita, Biblia, ABTAGO1, yung version na ito, ang Tagalog, dito ko babasahin sa inyo. At sabi rito, at nakita ko, sabi ni Juan, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda ng gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahan kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Ang bayan niya, ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At nais kong basahin sa mabuting balita, Biblia, sa verse 1, ang sabi nito, pagkatapos nito. Mga kapatid, in English, now, after this, o pagkatapos nito, ano ba yung natapos? What is meant by pagkatapos nito? Ang phrase na pagkatapos nito, ibig sabihin, may nauna. Kanina binanggit ko, ano yung nauna? Okay? Nauna ay yung millennial reign. Actually, yung mga nauna, yung chapter 1 hanggang chapter 3, yan ang nauna. Ang matutunghayan po natin sa mga nauna na ang Panginoon ay Lord ng churches. Doon, nabasa natin yan, napag-aralan natin yan. So, sa Revelation chapter 4, verse 1 hanggang chapter 20, verse 15, si Jesus ay tinaguri ang the lion over the nation. So, sa chapter 21 hanggang chapter 22, verse 21, dito po tayo. Bagay sa 21 muna tayo. Dito matutunghayan natin si Jesus bilang isang kordero o lamb among the believers. So doon sa mga nauna, sa last na ating natunghayan is about the millennial reign, and the last thing that na natapos ay ang the Great White Throne Judgment. Pero may nangyari after the Great White Throne Judgment. Sabi rito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. So, nawala ang dating langit at dating daigdig. Saan po napunta ang dating langit at dating daigdig? Maya, sasabihin ko sa inyo, tapusin ko muna itong pagbabasa. Sabi rito, wala na rin ang dagat at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaki kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo,
ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Makakapiling nila, nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Bago po tayo magpatuloy, nais ko po palang manalangin bilang pasimula. Munti ka nang malimutan, di pa pala tayo nanalangin, kaya inanyayahan ko po kayo na tayo mo po at tayo magpasalamat sa Diyos. Dakilang Diyos at aming Ama, sa pangalan ni Jesus, muli, O God, narito kami, O God, nakikinig sa mensahe na ipadadaan mo sa iyong lingkod. Dalangin ko po ang kapuspusan ng Espiritu Santo ay sumaakin. Gamitin mo po ang aking isip at mga pananalita upang sa gayon maiparating sa kanila ang mensahe nito na nagbibigay ng pag-asa sa pagkatunay at naniniwala kami na ikaw nga, O God, ay malapit ng maghari. At sa paghahari mo, Lord, ay itutuloy mo ito sa eternity. Salamat, Panginoon, sa karunungang iyan na iyong ibinabahagi at ibabahagi sa amin. Na tunay nga ito'y maging maitanim sa aming puso, maging bahagi ng aming buhay. At tunay nga, O God, na ilagay mo sa aming puso ang excitement sa muli mong pagparito. Sapagkat ang pag-asang ito, Lord, ang siyang aming pinakamimiti, ang makatira sa isang daigdig na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kasaganahan. Salamat, Ama, at hindi mo kami, O God, pinababayaan at iniiwan man. Nariyan ka, Panginoon, bangamat hindi ka namin nakikita, nararanasan namin ang iyong paggabay, nararanasan namin ang iyong presensya. Sa tuwing kami, O God, ay magtitipon at mag-uusap at tungkol sa iyong salita. Kaya sa magandang umagang ito, Lord, naasahan po namin na ang blessing mo ay bubuhos mo sa lahat na nakikinig. At idinadalangin ko sa oras na ito, ang sino mang may nararamdamang sakit sa kanyang pangangatawan ay idinadalangin ko at inutusan ko na umalis sa katawang ito. At ito'y pagagalingin mo, Lord, at upang ang kanyang pakikinig sa mensahe mo sa oras na ito ay hindi maantala ng sakit na ito, Lord. Kaya, Panginoon, maasa po kami, O Lord, na sino man may karamdaman ngayon ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama, sa aking pagpapatuloy, O Lord. Hanggang matapos, inaasahan kong ikaw ang mangungusap in my behalf, Lord. Thank you, God. In Jesus' name, all the glory and honor to you alone. Amen. Amen. So, balik po tayo. Pagkatapos nito, ano yung natapos? Yung daigdig. Yung unang daigdig na kung saan punong-puno ng kabulukan, corruption, ng evilness, everything that does not give glory to the Lord. So ang mapapansin po natin rito, wala na rin ang dating langit at daigdig. So ang tinutukoy na langit dito, definitely hindi ang langit na kung saan ang Panginoong Jesucristo o ang ating Diyos ay nakatungtong. Okay? Wala na rin ang dagat na nakita ko ang banal na lungsod. Amen? Ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal. Wow! Okay, inulit ko na pala ito. So, mapapansin po natin na ang langit na tinutukoy dito ng Panginoon ay hindi yung langit na kung saan siya ay nakaupo. Kundi ang langit yung tinatawag na blue sky. Alam niyo ba na ang langit ay may tatlong bahagi? Yung tinatawag na first heaven, which is yung blue sky, kung saan nakikita natin ang mga ibon ay nagliliparan. Pangalawa, yung tinatawag na night sky, na kung saan paggabi makikita natin na may mga stars, moon, planets. Yun yung second heaven. Yung third heaven, yun yung nandoon ang Panginoon nakaupo. Ang binabago ng Panginoon ay yung
may blue sky at yung first heaven at second heaven, pati yung deity. Okay? Ito ay talagang bago. Yan po. Maaari magtanong kayo. Hindi ba ito ni-remodel lang o ni-reshape o inayos lang? Hindi po. Talagang bago. Sapagkat sabi nga ni Pedro, sabihin ko sa inyo, pero bago ito nangyari, bago ito mangyayari, tingnan natin yung mga propesiya ng mga naunang propeta. Okay? Kasi bago mangyari ang pagbabago, na ipahayag na ito ng mga propeta. Okay? Number one. Okay. Isaiah 65 verse 17 to 19. Mapabasa po natin. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. So what is the implication of this? Talaga wala na. Ano nangyari doon sa lumang langit at lumang lupa? Mamaya po natin ito ngayon. Kaya naman, kayong dapat na magalak sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo, Panginoon mismo, magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y wala nang pagtangis o panaghoyman. Okay? So ito, para patunayan ko na ang heaven na kung saan ang Panginoon ay hindi mababago, sapagkat ito po ang sinasabi sa mga awit 102 verse 25 to 27, ang sabi, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit. Lahat ay kukupas, sila'y huhubarin parang kasuotan. Ngunit mananatili ka't hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. So, yan. Ang Diyos lang ang hindi magbabago. Diba? So, kung saan ang Diyos, pati yung kanyang kinalalagyan, hindi magbabago. Hindi pwede magbago yun. Okay? So, sa 2 Peter 3:11 verse 13, ito yung nangyari. Chapter 3 verse 11 to 13, ito yung nangyari sa luma, mangyayari sa lumang daigdig, yung kinalalagyan natin ngayon. Okay, ang sabi rito, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makatiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutubok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Okay? Ano nang mangyayari? Sa matinding init, matutubok. Ah? Ang kalangitan ay matutubok at ang mga bagay na roon ay matutunaw sa matinding init. Like, yung tawag nga, yung panahon nga natin eh. Sobrang init, maabot na ang pinakamataas na yata ng umabot na temperature na sa atin is 40 degree centigrade. So, init yun. Eh, pag umabot yun ng 100, tepok, wala na. Okay? So, yun ang mangyayari sa lumang daigdig. At sabi rito ni Pastor Pedro, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Sa bagay mga kapatid, itong sulat ni Pedro ay nauna sa sulat ni Apostol Juan, si John the Beloved. Nang maisulat ang vision nito, ang pangitain ito ay natanggap niya noong between 95 AD to 180. Sa makatuwid na nauna nang na iprofesiya ni Apostol Pedro ang mangyayari sa ating daigdig na ginagalawan. At sabi ni Pedro na ang mga mananampalataya na ay naghihintay ng bagong langit at ng bagong lupa. Okay? So, balik po tayo. At mapapansin po natin na ang bagong Jerusalem ay bumababa sa langit.
Okay? Buhat sa Diyos gaya ng isang babaeng ikakasal. May nagtanong sa akin, Pastor, ano ba ang ibig sabihin na doon sa nakita ni Juan na bagong Jerusalem na bumababa, nadadamtan na para bagong ikakasal. Sino ba ang bride ng Panginoon? Ang church ba o yung Jerusalem? Well, actually, it's the church. Kaya nga ang sabi rito, gaya ng isang babaeng ikakasal. Okay, because that city is the dwelling place of his bride. Kaya pag gaya, yun ang magiging tahanan natin pagdating ng sa eternity. Okay po ba? Kaya nga, gaya ng babaeng ikakasal. Maganda ang bilis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. At ito maganda, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo. Sabi sa ibang saling, ang Biblia is masdan ninyo ang tahanan ng Diyos. Ano yung tahanan ng Diyos? Nasaan yung tahanan ng Diyos? Ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Okay. Ibig sabihin, mga magulang at kapatid, makikita natin ng mukhaan ang Panginoon. Hindi na tayo mag-iisip kung anong itsura ng Panginoon. As a Christian, I don't believe the picture na pinakikita sa atin ngayon na si Jesus Christ daw yon. Well, actually, as a man, noon akala ko siya nga yon. Pero nung matuklasan ko, it is not the face of the Lord Jesus Christ, because the model of that picture is an Italian citizen na sinasabing si ang pangalan ni Pedro Bandarilli. Natuklasan ko na hindi dapat yun ang ating sinasamba. Kaya as a Christian, we should worship Him in spirit and in truth. Pag sinabing spirit, hindi na nakikita. Kahit sino ay hindi nakakita sa espiritu. So we should worship Him in spirit. Kaya pag tayo nananalangin, pumipikit tayo. Okay? At in truth, dapat base sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay truth. Okay? At ito ang magandang mangyayari, makakapiling natin siya ng palagi. Okay? At siya'y magiging Diyos natin. Praise the Lord. So, sunod po. Ano ang mangyayari sa eternity? At papahirin, verse 4 to 5, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Oho. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Mga kapatid, ang tanong, ano ba ang nagiging sanhi ng pagluha? Bakit ba ang tao ay umiiyak? Bakit ang tao ay umaatungkal? Alam ko, kapag siya ay umiiyak, may nararamdaman siyang sakit. Maliban sa tears of joy, iba yon. Basta alam ko, pag umiiyak ang isang tao, may nararamdaman. Either ang damdamin o ang katawan na nasugatan o ang pusong nasugatan. Patid, alam ko po na maraming iiyak sa pagdating ng Panginoon sapagkat maaalala nila ang kanilang mga mahal sa buhay na hindi naniniwala sa Panginoon. Kaya nga dapat nating pagpatuloy na ipanalangin sila para mabuksan ang kanilang isip patungkol sa ating Panginoong Jesucristo.
Yes, ipakilala natin na si Jesucristo ang siyang manlilikha, ang Creator na nagkatawang tao. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, nagkatawang tao siya. Para tugdin ang inihiling na kasulat, ng kasulatan na kung walang pagbubuo ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga siya naparito, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, hinubad niya ito, at siya'y nabuhay bilang isang tao, bilang isang alipin, na naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman nang siya'y mamatay, siya'y nabuhay na magmuli at binigyan siya ng pangalan na sumasaibabaw ng lahat ng pangalan. Na upang sa pangalan ni Jesucristo, ang lahat ng tuhod ay lulot, ang lahat ng mga labi ay magpapayag na si Kristo ang Panginoon, ang Diyos na buhay. Siya ang Alpha at Omega, the first and the last. Amen po ba? Kaya sa araw na yon, papahirin ng Panginoon ang mga luha. Yes, hindi na natin sila maalala sapagkat ang Panginoon na ang magpapakalma sa atin. Amen? So, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Wow! Mga taong ngayon, takot sa kamatayan. Takot sa COVID. Takot sa lahat ng uri ng karamdaman. Naalala ko sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo doon sa matapos mapatay ang katawan ay kayang patayin hanggang sa walang hanggan. Mga kapatid, ang kaluluwa ang tinutukoy. Sapagkat ang ikalawang kamatayan ay wala ng pag-asang makarating sa eternity. Dapat bilang isang lingkod ng Diyos, huwag po tayong matakot bilang Kristiyano. Sapagkat ayon nga kay Apostol Pablo, ang kamatayan ng isang Kristiyano ay pakinabang. Hindi ito kawalan. Ito ay pakinabang sapagkat kapag ikaw ay namatay, mararanasan mo ang langit na hinihintay mo. Lalo-lalo na itong bagong langit at bagong lupa na kung saan ay naroon ang Jerusalem. Okay? So, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtatangis man o ng kirot man sapagkat ang unang bagay ay lumipas na. Tandaan niya na lahat ng sa panahon ngayon ay lilipas. Ang Panginoon lang hindi lilipas. Luke chapter 21 verse 33 and Matthew chapter 24 verse 35. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen? Kanyang salita ay hindi lilipas. Okay. At sinabi ng nakaupo sa trono, masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Kita nyo, narinig nyo? Ang sulat na ito na isinulat ni Apostol Pablo ay Apostol Juan na galing sa Patmos na ipinakita ng Diyos na ipinadala niya sa anghel para ipakita sa kanyang mga lingkod ay totoo at tapat. Okay, tuloy po natin. At sinabi niya sa akin na ganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang phrase nito na Alpha at Omega, ito po'y nagmula sa Greek alphabet. Alpha at Omega. Na ang kahulugan ay ang pasimula at ang wakas. So ang ibig sabihin dito ay siya ang una at wala nang susunod pa sa kanya. Siya ang kabuuan. Siya ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos. Hallelujah. Ano man ang hari nating sabihin sa Panginoon ng positive ay masasabi natin. Kaya nga siya ay si ako nga. Amen. So ang sabi niya, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. May imbitasyon ng Panginoon.
Habang hindi pa to nangyayari, ang kanyang imbitasyon ay ito. Ang nauuhaw ay aking paiinumin nang walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Alala niyo yung babaeng Samaritana na lumapit sa Panginoon, na hininga ng Panginoon ng tubig at siya ay nakipagdiskusyon. Nung malaman niya na ang Panginoon ay may taglay ng tubig na hindi ka na mauuhaw, ang sabi niya, bigyan mo ako nito. Sabi ng Panginoon sa Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang iinom ng tubig na ibibigay ko ay babalon sa kanya hanggang sa buhay na walang hanggan. Hanggang sa eternity, mga kapatid. Ang tubig na tinutukoy ng Panginoon ay ang kanyang salita. Yes, the Word of God is like the water. It will give satisfaction to those who ask for it. Yes, magkakaroon ka ng satisfaction dito sa buhay. Amen? The Word of God is enough for us to be refreshed. Okay? Tuloy. Ang sabi dito, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Wow! At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Purihin ng Panginoon. Tuloy natin. Sabi ng Panginoon, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulang, mga sumasamba sa mga diyosan, kapatid, binabasa ko lang to ha, baka may masaktan dyan. At sa lahat ng mga nagsisinungaling o sa mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyab sa apoy at asupre, na siya ay ikalawang kamatayan. Nabanggit na naman po ang ikalawang kamatayan. So ang mga ganitong mga tao, kuno, definitely ang mga nabanggit ko na ganitong klaseng tao ay ilalagay sa bahagi. Ang kanilang bahagi, ang kanilang part ay yung sa lake of fire. Praise the Lord. Na in-highlight ko ng pula ang sinungaling. Mga kapatid, sa mundong ito, mahirap makasumpong ng katotohanan. Ang salita ng Diyos lang ang katotohanan. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba? I am the truth. John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. Ang daan, katotohanan, at ang buhay. Okay, naglipa na po sa media ang fake news. Pag sinabing fake, sinungaling. Bakit po lumalaganap ang kasinungalingan maging sa panahon natin ngayon? Sapagkat sabi nga ng Panginoon, ang Diyos ng sanlibutan ito ay si Satan. At si Satan ay nuknuka ng sinungaling. Lahat ng gagawin niyang kasinungalingan ay gagawin niya para ikaw ay mapaniwala niya. Okay? Kaya nga pati mga pastor, may mga pastor na sinungaling bulaan. For the sake of money, they will lie. Okay? Ano ibig mo sabihin, pastor, sa mga panahon natin ngayon? Ano ba ang katotohanan ng naririnig niyo? May mga katotohanan tayong naririnig pero nire-reject. Pero pag kasinungalingan, pinaniniwalaan. Okay. Ang kanilang bahagi ay sa lake of fire. Pag warningan po natin sila sapagkat tunay nga na kahindik-hindik ang kanilang madaranasan. So ang lahat ng sinungaling. Bakit pastor, ikaw ba hindi nagsinungaling? Nakapagsinungaling po ako. Pero nung ako'y matuto ng salita ng Diyos, ako po'y nakapagsasalita ng katotohanan. Kapag ang salita ng Diyos ay aking tapat na ipinangangaral at pinapahayag, hindi dinadagdagan at hindi binabawasan, kapatid, asahan mo,
totoo ang aking sinasabi. Tuloy muna natin ang pagbabasa. So, dadako po tayo sa bagong Jerusalem. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok. Ito yung last angel na may inong sa chapter 18. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok na puno ng pitong huling salot at nagsalita sa akin na nagsabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babaeng ikakasal. So, may ipapakita ang anghel kay John. Sino itong babaeng ikakasal? Ang asawa ng kordero. At dinala niya ako, dinala niya si Juan na nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa kanya o ay pinakita sa akin, sabi ni Juan, ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang nining ay katulad ng isang totoong mahahalagang bato na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng kristal. So, ito yung picture ng ano, ng bagong Jerusalem. Okay, tuloy po tayo. Verse 12 hanggang 14, ito ay mayroong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan at sa mga pintuan ay may 12 anghel at sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi ng mga anak ni Israel. Sa silangan ay 3 pintuan, sa hilaga ay 3 pintuan, sa timog ay 3 pintuan at sa kanluran ay 3 pintuan at ang pader ng lungsod ay may 12 saligan. At sa mga ito ay ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Praise the Lord. Hallelujah. At ang nakipag-usap sa akin ay may gintong panukat. Pag-usap kay Hichan. Upang sukatin ang lungsod at ang mga pintuan at ang pader nito. At ang pagkatayo ng lungsod ay parisukat. Square. At ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang at sinukat niya ang lungsod ng kanyang panukat. 12,000 istadya ang haba. Luwang at ang taas nito ay magkakasukat. So, square po siya. Praise the Lord. Sinukat din niya ang pader nito, 144 siko ang taas ayon sa sukat ng tao na siyang ginagamit ng anghel. Okay? 144. Sabi nila, miles daw to. Eh, ang 144 miles ay imaabot ng 22,000 plus kilometer. Tama ba ako? O 225,000. Basta, layo yun. Okay, tuloy natin. Ang malaking bahagi ng pader ay haspe at ang lungsod ay dalisay na ginto na tulad ng kristal. Ang mga saligan ng pader ng lungsod ay ginagayakan ng sari-saring mahalagang bato. Ang unang saligan ay haspe, ang ikalawa ay safiro, ang ikatlo ay calcedonia, ang ikaapat ay esmeralda, ang ikalima ay onyx, ang ikaanim ay sardio, ang ikapito ay crisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasiyam ay topacio, ang ikasampu ay chrysopacio, ang ikalabing isa ay asinto, ang ikalabing dalawa ay ametista. At ang 12 pintuan ay 12 perlas at bawat pinto ay yari sa isang perlas at ang lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto na gaya ng naaaninag na salamin. At hindi ako nakakita ng templo. Ito ang hindi nakita ni Juan doon sa bagong Jerusalem, wala siyang templo. Sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang siyang templo roon. So, mapapansin po natin sa bagong Jerusalem, wala na pong templo. Kasi sa mga nakaraang panahon, sa panahon ni Moses, si Moses ang nagtayo ng unang templo, siya siyang tolda, at doon sa tolda, doon naninirahan ang Panginoon. Okay? Yung
yung sa bandang Holy of Holies kung nasaan yung Ark of the Covenant na, na nakatalaga. At doon sa gabi, ito ay nagbimistulang apoy na nagsisilbing liwanag sa kanyang bayan. At sa umaga naman, ito ay anyong pillar ng smoke. At kapag sila ay yaya o lalakad, ito ang nagiging gabay nila. Okay? So yun ang templo nung panahon ni Moses. At nung si Solomon ay nagpatayo ng templo ng Diyos, at nakikita po natin yung kanilang templo, isang konkreto, samantalang yung kay Moses, yun ay isang tolda. Okay? So, pa-level up ng pa-level up. Ngayon po, sa nung panahon ng 1780 hanggang 1948, hanggang sa kasalukuyan, walang templo. At ang templo na itatayo sa susunod ay ang sa tribulation period, ang magpapatayo ay ang Antichrist. At doon siya magpapasok at magpapakilala siya ay Diyos. Okay? So, ano po ba ang silbi ng templo? Okay? Ito, dito po kasi sila pumupunta upang sambahin ang Diyos. Okay? Kaya lang nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, nahapak ang veil ng templo, nangangahulugan na ang templo ngayon ng Panginoong Jesus Kristo ay tayo mga mananampalataya. The Church of Christ. Kaya nga tayo tinawag na Iglesia dahil pinananahanan tayo ng Espiritu Santo. So, sa darating na bagong Jerusalem, as a millennial, na ang silbi ng templo ay in commemoration, para sa in memoria real of the past temple. Kasi sa templo, doon ginagana ang pag-aalay ng kordero. Okay? Yun po. Kaya sa millennial, itutuloy pa rin yun bilang alaala sa mga nakaraang panahon. Pero ang ating Panginoong Hesukristo ay kasama na natin. Maybe hindi na ito i-re-require para ma-save. Sapagkat save na po tayo. Yung mga natitirang tao na nasa natural body ang siyang gagawa nito. Bilang pag-alala, alaala, hindi para maligtas. Okay? So, sa bagong Jerusalem, wala nang templo sapagkat ang Panginoon Diyos ang kanilang templo. Doon tayo ngayon pupunta. Okay? Ang pagkakaiba sa panahon natin ngayon, tayo ang templo. Sa panahon ng bagong Jerusalem na bababa, ang Diyos ang ating templo. Okay? Next. At ang lungsod ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang magbigay liwanag sa kanya. Sapagkat ang liwanag niya ay ang kaluwalhatian ng Diyos. So hindi na kailangan ng araw. Okay, ang Diyos na ang siyang nagsisilbing liwanag, yung kanyang kaluwalhatian. So at ang ilaw doon ay ang kordero. Wow. So wala na po tayong problema sa electric bill. Ngayon, namumroblema tayo, pero sa panahon yun, wala na. Ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag nito. At ang mga hari sa lupa ay magdadala ng kanilang karangalan sa kanya. At ang mga pintuan niya ay hindi sasara kailanman sa araw, sapagkat hindi magkakaroon doon ng gabi. Wow! Ako'y nakarating ng Russia. Pag nung ako'y naroon, alas 12 na ng madaling araw, maliwanag pa. Amen. Pero sa ibang parte, sa Norway, ganun din. Kaya lang mayroon ding ilang oras lang ang dilim. Liwanag kaagad. Pero dito, wala nang gabi. Amen. Praise the Lord. At ang mga bansa ay lalakad sa pamamagitan ng liwanag ito. Ibig sabihin nito, wala na po tayong DepEd doon. Wala na po tayong PhilHealth doon. Wala nang DOH doon.
sapagkat ang Panginoon ang ating manggagamot. Siya na ang liwanag, siya na ang gabay, siya na ang teacher, lahat. Ang problema kasi sa edukasyon natin ngayon, isinasipwera ang Biblia, sinisipwera ang Diyos. Kaya maraming mapapahamak na kaluluwa dahil hindi nila pinag-aaralan ng Diyos. Ayaw niya sundin ang utos ng Diyos na hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Kaya naman walang naidarangdag sa kanila ang Diyos. Ang kahirapan ay lumalaganap dahil malayo sa Diyos. Wala naman tayo dapat problemahin sa poverty. Sapagkat kung ang Diyos ay sumasa atin, hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Okay. So nakita po natin ang itsura ng bagong Jerusalem. Doon talaga makikita natin ang buong palawakian ng Diyos. Ito yung bagong daigdig. Wala na yung sakit. Okay? Verse 26-27, dadalhin nila sa loob niya ang karangalan at kapurihan ng mga bansa at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sinumang gumagawa ng karumaldumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, sa aklat ng buhay ng Kordero. Mga kapatid, total holiness. Walang evilness. Tapos na ang kasamaan, tapos na ang kahirapan, tapos na ang nagpapahirap sa tao. Kaya ang mga magulang at kapatid, dapat po natin pagnilay-nilayin ang salita ng Diyos. Maaari magtanong kayo, ano ang tanong? Sino-sinong nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero? Sagot, mga mananampalataya. Okay? Paano ba? Di ba ang bagong langit at ang bagong lupa, bagong Jerusalem ay darating pagkatapos ng millennial reign? So dapat ang papasok doon ay ang bagong nilalang. Yes! Paano maging bagong nilalang? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay sinang bagong nilalang. Ang kanyang lumang pagkatao ay wala na, siya ay pawang bago. Yan po ang bagong sinasabi rito. Sapagkat ang pagbabagong ito na mangyayari sa atin ay hindi galing sa sariling sikap. Ito po'y regalo ng Diyos. Naalala mo, sinabi ng Panginoon kay Nicodemus sa chapter 3 ng John 3:3, unless a man be born again, he surely cannot see the kingdom of God. Why? Why he cannot see the kingdom of God? 1 Corinthians chapter 15 verse 51, sabi, flesh and blood cannot enter the kingdom of God. So, ano ang dapat mangyari? Para ka makapasok sa bagong langit at bagong lupa, kailangan ikaw ay maipanganak muli dahil sa pamagitan ng kapanganakang muli ay ibibigay sa atin ang kabanalan ng Diyos. At dahil dito tayo nagiging bagong nilalang, tayo magiging fit sa bagong Jerusalem, sa bagong daigdig at bagong langit. Kaya po pagkamithiin na po natin ang pagbabagong ito na ibibigay sa ating ng Diyos. Iwaksi ang mga kasinungalingan, tanggapin ang katotohanan. Kaya mga kapatid, ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya? Sa Roma chapter 8, samahan niyo ako verse 18. Okay, hanggang sa sumusunod. Ito po ang sulat ng ni Apostol Pablo sa taga-Roma. Ito ang great hope na ipinangangaral ni Apostol Pablo. Sabi rito, para sa akin
ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa. Verse 21 hanggang 23. Ano yung pag-asa na yun? Na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa mga sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak at hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din abang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na ninyo. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Kaya magtiyaga po tayo. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Sapagkat sa mulat-mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng marami magkakapatid. Ang mga pinili niya noon panguna ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya rin pinawalang sala at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahabaginan ng kanyang kaluwalhatian. So mga kapatid, thank you po. Narinig niyo po ang message ng Panginoon na hango sa Revelation chapter 21. Tunay nga na ang daigdig na darating, yun ang tinatawag na eternity. Wala na pong katapusan. Mamili po tayo. Okay? Ako, nakapamili na. Pinili ko ang Panginoon sapagkat siya ang may-ari ng eternity. Sa kanya tayo, mananahan, siya ang mananahan sa atin. Okay? Kaya, doon sa mga ngayon lang nakapakinig ng pag-asang ito, mag-isip-isip po tayo sapagkat kung hindi po natin tatanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang eternity puntahan natin ay eternity ng parusa. Yung pending judgment ay hindi pa nagaganap sapagkat nais ng Panginoon na ang lahat ay magsisi at tanggapin siya at kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat ito ang kabuuan ng bagong tipan na ang buhay na walang hanggan, sabi sa 17:3 ng John, and this is eternal life that they may know you, pertaining to God, referring to God, that they may know you, the only God and your Son, Jesus Christ, whom you have sent. So kung makikilala natin si Jesus Christ, makikilala rin natin ang Ama sapagkat ang Ama ay sumasa kay Kristo at si Kristo ay sumasa Diyos. At ito'y sapat na upang matamo natin ang buhay na walang hanggan. At dahil dito, tayo tataguri ang higit pa sa mananagumpay. We are overcomer because we believe in Jesus Christ. We are no longer bound to hell. We are already bound to eternity. So wait for the Lord Jesus Christ. Endure everything. Always love the Lord with all your heart, soul, and strength. And then you will experience the promise of God, which is eternal life. Ama namin Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa, kami po ay lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sa regalong ipinagkaloob mo sa amin na tunay nga o God na dapat namin itong panghawakan. Bagamat hindi ka namin nakikita ay naniniwala kami
At ako'y naniniwala sa sinabi mo, blessed are those who didn't see God but yet believe. Yes, Lord, we are blessed because we believe, and we are blessed because we completed the book of Revelation, because we know your promise that you will bless those who hear, those who share this, the gospel, and those who do it, O Lord. Blessed are those who read, listen, and do what is written in it. So therefore, thank you, God. Lalo-lalo na mga nakikinig, alam ko kung sila'y pagpapalain mo. Pagpalain mo kami, Panginoon. We love you, God. Hanggang sa muli, Panginoon, ng aming pakikipag-fellowship sa iyo, umaasa po kami na patuloy kaming pagpapalain. Salamat po, Ama, sa iyong kapurihan, ang kalwalhatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To God be the glory. Okay, so praise the Lord para po sa buhay po ni Pastor Mon. As he shared and went through the entire chapter ng Revelation 21. Ang sapong namnamin po ng passage na to, especially dun nga yung sa hinighlight ni Pastor Mon, that is an encouragement sa atin, yung saan, yes, ang daming reason sa atin, may mga mahal tayo sa buhay na mga nawala, in light of dito sa nangyari sa atin sa COVID-19, we praise God dahil maraming gumagaling, but at the same time, we cannot deny na may mga namayapa na, makinuha ng Panginoon, that hindi natin nakasama. And yung mga ganong parts ba, na there are so many reasons for us na para tayo umiyak, na para tayo managhoy, kumbaga, but even then, even in our pain, God recognizes this, at yun nga yung pangako niya, that beyond anything else na hinighlight doon, na tayo ay makakapiling niya at siya ay makakapiling natin. And not only yung presence, but also nga yung relationship, kumbaga, dineclare doon that na siya ang ating magiging Diyos at tayo ay kanyang magiging, we will be His people and He will be our God, kumbaga. So, I hope that as we close, na mas lalo natin itong i-meditate, that this is indeed the reality. If there's anything that we look forward to, katulad na sinabi ni Pastor Ramon din kanina, it is by all reason, it's not because of the things na nakita natin. Ang dami kanina ng description of the gems, yung description ng yung gold, diba? Kumbaga, parang purong ginto, yung kalsada, yung dingding. But kung tutusin yung mga yun, is just an addition or just a, kumbaga, parang bonus segment. And it doesn't compare to the reality na tayo yung magiging kapiling ay ang Diyos. And if there's anything that we are going to do there, it is what? Yung culmination ng ating relationship sa Kanya. Kaya kanina, na-emphasize ni Pastor Mon, if we don't have that relationship as of now, by all means, kung kayo yung nakikinig nga ngayon and you have assessed that this is something that is nothing new still, then by all means, this, we still have time, you still have the time and the means to know God. And there, at the end of all things, nothing else will matter kung tutusin, kapatid. And may that be our realization as we carry on. So, in this glimpse of heaven na meron tayo, we will be pressing on with the final chapter ng Revelation next Sunday. Kalakip nga po na ating pong anniversary celebration. So before we go sa ating benediction, just a few reminders. Doon po sa mga gusto pong sumama, we will be posting po ang isang Zoom link doon sa ating group chat. We will be posting a group link sa ating group chat. Yung details po ng ating pong Zoom meeting, yung ating pong mga gagawin pa po. We are encouraging everyone, especially yung mga hindi naman usually nakakasama sa prayer meetings, na we can perhaps make the chance nito. Bihira naman tayo makapagkita-kita. If we have some form of means na makita natin ang isa't isa before we go on dito sa ating streaming ng praise and worship at saka ng ating message, by all means, let's make the most of that. So sa umaga may kumustahan. Sa hapon, meron tayong fellowship. We will be having sharing. And at the same time,
for the one and only time na gagawin natin, we will be having yung ating pong Lord's Supper online. So just a few reminders, summarize ko po lahat ng yon. Number one, as much as possible, lahat po tayo ng family ay magkakita-kita over sa Zoom. So, ano naman yung kahit sa cellphone or what, ma-access naman natin lahat. Kung wala po kayong Zoom account, you can still click on the link. Particularly for those na hindi natin nakasama usually, especially sa prayer meeting, let's make this one time at least. Hopefully, by October, makakita tayo ng some form of progress na may mga papayagan na at makapagtipon na rin ulit tayo to a better capacity that is more favorable sa atin na makapagsama-sama at makapagpuri. Let's pray for yung maayos na connection. Siyempre, magiging magulo yun. So, let's anticipate that. Pangatlo, perhaps it would be helpful sa atin kung tayo by then ay nakapandamit na parang as if we are going to church, sa church building natin. So, at least ba, kumbaga, we are going into our Sunday best. And yeah, hindi wala naman tayo magkita eh. So, I hope that you would indulge yung pagkakataong ito. Pero kung hindi rin naman, okay lang naman din. But ang bottom line here is that let's look at this as a time na muli magkikita-kita tayo. And may that happen as we go on sa susunod na linggo. And then, yun nga po, a few reminders, magsisimula tayo ng 9 to 10. Yung sa ating Zoom meeting sa umaga. And then, as is pa rin po itong ating pong live streaming, this will still be on Sunday 10 to 12. And then, mag-1 hour break tayo for lunch, and then fellowship ulit tayo ng isang oras after that. So, let's anticipate yung pagkakataong yun as we celebrate, even in the midst nito, because we recognize that even apart from COVID-19, there is every reason for us still na na magpasalamat sa ating Panginoon for the years of His being faithful sa atin, and that in light ng ito, ng mga na-experience natin, even katulad ng sa Revelation nga, na nakita natin that people are getting persecuted, people are dying for their faith, but yet they have reason to continue because they know that there is hope beyond sa kanilang sitwasyon, just as much as it is in ours. So let's have that mindset as we go on sa ating pong anniversary by next week. So, muli po, inaanyayahan natin ang lahat. Even kung meron po kayong mga kasama na hindi natin hindi talaga taga-GICC pa, or by all means, you would like to visit, to lead someone, or kahit nga, i-share nga lang yung ating live stream, by any form that you would like other people to celebrate with us, you're more than welcome na mag-invite. So, yun lamang po. So, let's all together pray for our benediction. Aming Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na kami nga po ay nakapakinig ng inyong salita through your messenger, Pastor Mon. To even have, Panginoon, itong vision of what is in store for those, Panginoon, na inyong niligtas. For those whom you call as your people. Nawa, Panginoon, for those na may mga pasanin, mga bagay, Panginoon, may mga nadarama na nag-inflict sa kanila, pain, suffering, perhaps, Panginoon, they find anxiety, they find hopelessness, Panginoon, sa sitwasyon ngayon. And yet, makita namin even at the end, even though, Panginoon, right now, nakita namin sa aming paligid, sa aming sitwasyon na parang napakalabo kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. And yet, here you are, presenting us that at the end ng lahat ng ito, you are the God who make things right. Nawa nga po na ito'y patuloy nyo nga pong i-instill sa puso namin that you are indeed the God of all peace. You are the God who is just and indeed is bent towards letting all of the injustice, all of the evil that there is, be banished. There is no such thing as this in the new heaven and the new earth. Sin has finally been defeated, death has finally been conquered. And in this, the best blessing that we could ever have is to be able to indeed be with you, God, to see your face, and to find that, yan nga po, there is no reason for temples to be built.
There is no reason for tabernacles to be set, for altars to be set, because you are already among your people. We, right now, you already call us as your temple. Each one of us na inyo Panginoon mga anak, you consider us the temple of the Holy Spirit. And yet, we can look forward to even a time kung saan it's not just in a sense of which we press on with life as just as it is right now, but indeed, when all fear is banished and when all hopelessness is taken away, it is simply because you are among your people. Your patience, Panginoon, sapagkat that is a reality, yet even now, ngayon, Panginoon, sa aming pong pananalangin, you hear us. As we go on sa aming araw-araw, bagamat Panginoon kami nagko-falter, na kami nagkakaroon ng kasalanan, still, you continue to press on and bear with us in sanctifying us from glory to glory. Even though we do not deserve it, even though there is nothing in us that would grant, that would deserve your mercy. And that is the grace that we have, Panginoon. Nawa nga po na sa araw-araw, patuloy po namin itong ma-meditate upon. Yung inyong mensahe sa umagang ito ay mag seal sa puso po namin. And may we live our lives in response and in anticipation of this hope na meron po kami. And so church, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift the light of His countenance upon you and give you peace now and forever. Amen and amen. So, God bless po sa ating lahat. So, muli po. Kita po tayo sa prayer meeting sa Sabado ng umaga. We will still have that. And then, see you po, hopefully, a lot of us more sa Sunday po ng umaga. So, God bless po sa ating lahat.